Tita Tobbs, Peter Ledesma, and of course, the one and only, ayan, our house director, ayan, na minipit ang dila. Okay, siyempre si ano, Inday Ayuda. Oo, ayan, magkakasama tayo hanggang, siguro mga 1.5 hours or maybe 2 hours. It depends, no? Total 12 naman ang pasok ni ano ni Inday Ayuda. Mamaya, ayan. Ay, oh, kasi di ba ano na, madaling araw na. So, today is ano na, April 7. Kay bilis talaga ng panahon. Diba, Jeline? Yeah. Inday Ayuda, kakaano lang, kaka-April, at kaka-April lang. April 7 na agad, nakapagsimbang Baklara na ako. Nakapagsimbang Quiapo na ako. And of course, kagabi kami ni Baby Yowin. At magbe-birthday na si Baby Yowin. This coming April 11. Tama kasi, wala silang pasok ng Monday, Tuesday, and Wednesday. Kasi, naku, binuo nila yung exam nila for the whole 1 week, no? 1 whole week, ayan. And then, by April 11, balik sila. Ayan. Birthday naman niya sa school. Okay? So, dyan lang po kayo. Just sit back and relax and be entertained. Sana ma-entertain na naman namin kayo today sa ating Nosleep Edition. Ang dami nating mga story na ibibigay. Siyempre, about showbiz. Ang ating thumbnail or head story is about itong si Jericho Rosales ay sinusuyo na raw, ha? Sinusuyo na ang Mami Min ni Catherine Bernardo. Is this true? Oo, kasi siyempre dapat talaga suyuin mo talaga yung family nung pinapormahan mo na girl, di ba? Especially the mom. And ito naman tungkol naman to kay ano no, kay Dominic Roque and Bong Suntay. Nagkita sila ulit. Pero saan? Saan sila nagkita? Yan po ang abangan ninyo dito sa ating No Sleep Edition. Kasama again your Tita Tolls, Peter Ledesma, and Inday Ayuda. And here's our production number, opening number. Actually, para po sa inyong lahat, okay? Ito na pong aming pambungad na ano, na bilang. For all of you. Ang isip ko'y litong-lito, di ko alam ang gagawin. Hirap ako sa paghuli ng iyong pansin. Kapag nasasalubong ka, dibdib ko'y kakaba-kaba. Pati ang tuhod ko'y nang lalambot na rin. Hayan na nga't sumulyap na ang mapupungay mong mata. Kasalanan ko ba ang mapatulala? Ha-ha-ha. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, lagi kang nasa panaginip ko. Noo'y kinakausap ka at sweet na sweet kang talaga. Medyo may holding hands pa nga, parang ayoko nang magising pa. Eto ako, litong-lito, di ko alam ang gagawin. Buong maghapoy, nangangarap ng gising. Iniisip-isip kita, ang charming mong mga mata. At ang iyong ngiting, walang kasing gading. Hayag na nga't sumulyap na ang mabukumay mong mata. Kasalanan ko ba ang mapatulala? Ha-ha-ha! Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, lagi kang nasa panaginip ko. Sana'y masabi ko sa'yo ang nakatabuli ko. Ikaw ang tanging Dream Boy ko. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, lagi kang nasa panaginip ko.
sana'y masabi ko sa'yo ang nakatagulin ko. Ikaw ang tanging dream boy ko, mananatiling dream boy ko. Ikaw ang tanging dream boy ko. Oh yes! Once again, magandang morning, early morning sa inyong lahat dito sa Nose Expedition. Gusto natin batiin, gusto kong batiin ang lahat ng ating mga kapuyater sa buong Pilipinas. Mula Apare hanggang Hulo, kamusta na kayo? And of course, ating mga kababayan abroad, di ba? Yung ating mga nagmamahal dyan because every vlog is a blessing. Ang parte ng ating mga beloved, beautiful, big ayuda angels. Maraming maraming salamat sa inyo pong pagmamahal at suporta na nariyan pa rin siyempre yung mga iba na talagang nagmamahal po sa inyong Tita Tolls Peter Ledesma. And of course, my family. Hi, Millie Badizos. Magandang umaga po, Madam Peter, Direct Julin, and Baby Owen. Magandang umaga din sa'yo. Hi, Millie Badizos. At least gising ka pa. Taga-Pilipinas, pero gising pa siya. Siyempre, na-expect natin yung mga taga-Pilipinas kung mga sila po yung maaga matulog, sila po yung sleeping galore na sila. Pero pag sa abroad, gising na gising ang mga kababayan natin sa abroad. Pero syempre marami pa din ang mga late sleeper, ganyan, yung mga nagpupuyat kasi nga hindi nakakatulog ng sa tamang oras. Okay, sabi naman ni Megan Kier. Hello po, I am a new here watching from Newfoundland. Thank you for your unbiased reporting. Thank you so much, Megan, for believing in me. Ayan, Christian Paul Ripalda. Hello, Tita Tos. Good morning. Sabi naman ni Megan Kerr. We'll send, sabi niya, some ayuda to your GCAS. Just watch vlog of Julius Baba with Mirna Castillo. Just curious if you don't mind who is the father of Mirna's kids. I think he's a businessman, pero ayaw na kasing banggitin pa ni Mirna Castillo, yung former husband niya. Parang ano yun eh, parang rich. Oo, kasi businessman nga, di ba? Pero yun nga, nagkahiwalay sila. Oo, sad to say, nagkahiwalay sila. Di ba, meron pa nga picture na nakapost sa kanyang FB page na katabi nila yung sports car. Oo, so parang okay naman yung yung life niya with his former husband. Kaya lang ayaw na niya pag-usapan pagka mga private na private life niya, parang ganyan, yung personal life na hindi niya gustong itakil pa doon sa interview niya kay Julius Babaw. Pero yung interview, kabuuan ng interview, makita mo talaga yung sincerity ni Mirna Castillo, no? And Mirna Castillo, at least she admits na talagang nagkamali siya nung gawin niya yung mga penny, ganyan. Pero sabi nga niya, at least may nagmahal pa rin naman sa kanya. And natutuwa siya kasi nga, binigyan siya uli ng chance ni Coco Martin sa pamamagitan ni John Arcilia, yung matalik niyang kaibigan. Okay? Christian Chua gave us 14 Canadian dollars. Ayawan mo na siya, Inday Ayuda. Christian Chua, first time to read your name, pero nag-share ka na agad ng blessing mo. Malaki ang puso mo. Okay, ito na nga si Christine Chua. Oo, pakisayawan mo na siya, Direct Julin. And Marietta Green, thank you, Megan Kerr. May if you want to share your blessing in my GCash, meron tayong super chat courtesy of YouTube. GCash ko is 0916-308-2273. 0916-308-2273. Sa ilalim ng aking pangalan, under my real name, Peter Sinamban. Ayan. Marietta Green, good evening po. Watching from Minnesota, USA. God bless. Thank you, Marietta Green, for your for watching again my blog. Ayan. Si Christian Paul Ripalda ay nag-retract ng kanyang message. Hello sa inyong lahat. Okay, here's Inday Ayuda para sa kanyang sayo ng pasalamat for Miss Christine Chua. And I'd like to sing this song for you muna habang nagpiprepare si Inday Ayuda. Paano kita mapasasalamatan sa puso mong sakin ibinigay? Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba ang sayo ay mangako? Christine Chua, mananatili. Miss Christine Chua, beautiful. Inside and out. Mananatili ka dito sa aking heart. Kasing-kasing
puso, paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita magpakailan paman? Ngayon bukas, magpakailan man. Nanisinday ayuna para sa kanyang serang pasalamat for Miss Christine Chua of Canada. Diba, obvious naman pag Canadian dollars, eh syempre taga-Canada talaga siya. So from what part of Canada? Oo, are you province, from, ha? Huh? Ha? Ah, saan? Nakalagay ba dito? Hindi, dito. Ah, okay. Wala naman nakalagay dito yung ano niya, address niya. Tinignan na ako sa Google, Canadian province. Ah, okay. Megan, ano yun? Si Carrie yun sinasabi mo. Okay, here's Inday Ayuda para sa inyo ng pasalamat for Miss Christine Chua. Selos, yung selos. Unahin natin yung selos na ano naman, yung remix naman siya. Ayan. Okay, para sa iyo, Miss Christine Chua, para sa pasasalamat namin sa iyo, sasayaw ka ni Inday Ayuda. Ang tagal ni Inday Ayuda. Dapat dire-diretso tayo, Inday Ayuda, para makarami tayo. Okay, ang oras natin, 12:26 ng madaling araw. Nagkakumanta na nga ako. Maraming salamat sa nariyan kayo at sinusuportahan nyo laging every time na ayan, live stream. Ayan, for Miss Christine Chua of Canada, this is for you. Thank you so much, Inday Ayuda. Maraming salamat sa iyong sayaw na yan for Miss Christine Chua na first time nanood sa atin. I don't know, she's our silent viewer or siya po'y mahilig sa Team Replay o yun, kung ano man. Basta't maraming salamat from the bottom of my heart. Thank you sa iyong shiner na blessing today sa amin na yan. Dito sa aming live stream sa NSE No Sleep Edition. Sabi ni Christian Paul Ripaldo, Tita Tolls, yung It's Showtime sa GMA, okay, ginawa palang comedy bar dahil hindi na It's Showtime ang title, kundi It's Vice Time na Tita Tobs. Well, meron tayong story about Vice Ganda na sobra ako magsip-sip. Ayan, sa GMA. Buwis-buhay ang ginawa. Ah. Talaga umupo doon sa logo ng GMA 7 na nakita po sa, kapag nasa EDSA ka, especially kapag sumasakay ka MRT, ayan, kasi MRT EDSA, LRT sa yung papuntang galing dito sa may ano, sa may congressional, ano ba tawag dito sa may ano, Roosevelt, ayan, station, going to Baclaran Church. So, yun, LRT naman tawag doon. So, pag nasa MRT ka, EDSA, o mga sumasakay ka ng bus, o any taxi, whatever na sinasakyan mo, makikita mo talaga yung ano, yung logo ng GMA doon. Sumampa doon si Vice, no, na parang hindi natang may harness siya, pero for sure may harness yun. Eh, pwede walang harness, no? Pwedeng matigok si Bading. Yun daw talagang nagpapakitang gilas sa GMA, oo. I love Mahal and Dindo Karay. Shout out everyone. Thank you. Okay, narito na pong ating mga balita. Ibibigay ko na muna sa inyo. Itong buwak, buwak, buwak. Ayan. Hindi ko naman nadinig kung ano yung pagkanta ni Vice ng buwak, buwak, buwak. I-research ko pa ito at para panoorin, no? Kasi naghahula tayo sa oras para pakinggan ko pa yung kanta niya na to. Pero ito daw ay referring, no, dun sa mga tsakang detractors ni Vice Ganda. Siyempre, belong dyan si Manang Cristy Permin, si Romel Chica, si Wendell Bongalets. O siyempre, si OG Diaz, dati niyang manager, hindi naman siya tinitira kasi friend pa rin naman sila hanggang ngayon kahit na nasaktan noon si OG Diaz, di ba? Sabi ni Megan,
We'll be sending ayuda through GCash of my cousin Sonia, but please no public display or gratitude. Please secret please. Ayan, sabi ni Megan Care. Oh, she's caring us, oh, di ba? is caring us pala. Oh, pero babae kasi ako, she's caring us, di ba? She is a very caring lady, oh, di ba? Maraming salamat, Megan, at papadala daw ni Megan through her cousin, ayan, si Sonia. Sonia, hello Sonia, how are you? You're from the Philippines ba? Sonia, thank you so much. And once again, my GCash is 0916-308-2273. So, yung buwak na yon na I think opening number ba yun ni Vice, pero sabi nga, kinanta daw niya ito at naitawid naman ng maayos, ay kanyang handog nga doon sa mga laging pumipitik sa kanya, laging binibira siya, hindi siya tinitigilan kasi nga mga ano daw, pag-inggit-pikit, ganyan, talagang walang magawang magaling itong sila Manang Christian Company kasi nga, lahat ng kilos niya binabantayan. So, pero ang ano ha, ang pinaka dapat pag-ingatan din ni Manang Christian Permit, ay huwag niya mapikon talaga ng todo si Vice Ganda kasi pag yan ay nagdemanda sa kanya, another demanda na naman, eh may kaming ano siya eh, hearing na naman by May. So next month na yun, birth month ko. Hindi ito yung kaso ng parents ni Sara Labati ha. Kaso to ng iba na nagkaso sa kanya. Okay, so abangers na lang siya kasi magiging dalawa na yung demanda niya by May. Okay. So si Manang Christy Permi naman ay naniniwala dito sa charuta no, na nangyayari sa pagitan ni Catherine Bernardo at Aldin Richards. Why? Kasi nga talagang binibuild up niya yung love team, ganyan-ganyan. Binabalita niya yung mga, siguro dahil friend nga sila ni Aldin Richards, so pinaniniwala niya yung sarili niya. E talaga naman, advance promo naman talaga ito para sa pelikula. Oo, ng Kat din, no? Ni Catherine at saka ni Aldin Richards. Sila nga ay pinangalanan na yung love team nila ng Kat din. Diba? Tapos na kasi yung Kat Niel. So ginawa ng Kat din kasi nga si Aldin na yung makapareha uli ni ano no, bilang pagbabalik tambalan nila. Kumbaga sequel ito ng Hello Love Goodbye na isi-shoot daw sa Canada. At magiging entry ng Star Cinema. And then, ano pa ba ang co-producer nito? Siyempre, si Aldin Richards, makikipag-co-pro dito. So, ito daw po ay ilalahok sa Metro Manila Film Festival 2024. This year, of course, no? By December. Kasi nga, nag-advance na nga sila ng ano eh, ng mga press con, ganyan. Kasi nga, masyadong sila po yung na-impress, no? Dahil sa kinita nga na lampas 1 billion ood ng kanilang ng ano ng Metro Manila Film Festival 2023 ayan. Ma'am Erlinda Riblando, may message sa atin, my dear good friend Ma'am Erlinda Riblando. And how are your four siblings pala, four sisters? Na lagi nakakabanding daw niya kasi ngayon. I'm happy for you na nagbabanding kayo ng mga sister mo. And at least, 'di ba, hindi ka solo. Tapos ngayon nagkita-kita uli kayo. Kasi ang lagi kong nababanggit niya sa akin si Ma'am Soy, her loving sister na katabi lang niya nung sa place nila diyan sa Manhattan, New York City. Dakoy na Manhattan, New York City and Kabikulan. Ma'am Erlinda Riblando, I love you. We love you so much. Nako, you're always there for us. You're my knight in shining armor. You are my savior. You are my big angel. Napakalaking tulong mo talaga sa amin. Without you, didilim ang aming bahay. Didilim ang aming paligid. Madilim ang iyong paligid. Naputulan nga kasi. Hindi kami napuputulan because of Ma'am Erlinda Riblando. Because she's always giving us regular ayuda para sa aming electric bill. I love you so much, Ma'am Erlinda Riblando. And syempre, bago kantahan, sasayawan ka muna ni Inday Ayuda ng Forever Young. O, habang sasagutin ko siya, Direct Julien, at pakisayawan mo muna si Ma'am Erlinda Riblando, our loves Ma'am Erlinda Riblando, na hindi lang ako minamahal niya, kundi buong family ko. At magti 3 years na niya po akong tinutulungan. Hindi po siya nagsasawang tulungan ang inyong Tita Tolls Peter Ledesma. Ayan. Okay. So maraming salamat once again, Ma'am Erlinda Riblando.
celebration, someday you wanna go. It's a celebration, don't need no invitation. Going on vacation, someday you wanna go. Love is a destination. Okay, ayan. Imagine mo, nakakatouch naman, no? I'm so moved, ayan, sa love sa atin, no? Kindness, sweetness, and generosity, and compassion, of course, ni Ma'am Erlinda Riblando. Ma'am Erlinda Riblando, my dear good friend, kasi kahit busy siya with her sisters, kasi nga, sila po ay lagi nagkakasama ngayon, pero pinadala niya tayo ng regular ayuda niya. Okay, I love you, and love you much, always, and from the bottom of my heart, a million thanks, ayan. A million thanks to you, my dear good friend, Ma'am Erlinda Reblando. Okay? And so, yan po. Dire-diretso na tayo sa paghatid ng mga chika sa inyo. Pero kakantahan ko siya mamaya-maya ng konti ng Hulog ng Langit because itong kanta na to ay para sa aming dalawa. Ayan. Okay? And magpa-thank you kay Ma'am Erlinda. Thank you so much, Ma'am Erlinda Reblando. Yes. Okay. Diba, lakas ng boses ni... ano, energetic siya kay pag Ma'am Erlinda Riblando. I love you so much. We love you so much. Ayan, thank you for your love also to our baby Yowen. Ayan, lagi ko siya pinapadala ng mga pictures ni baby Yowen kasi isa siya nagmamahal kay baby Yowen. Okay? So, our time now is, teka, wait lang. Ang oras natin ay 12:38. So, tayo pa'y matatapos siguro mga 2 a.m. o 2:15. Maybe marami kasi tayong babalita sa inyo. Kaya dyan lang po kayo, huwag kayong aalis kasi napakadami po nating mga ibabahagi mga hatis chika sa inyo. Dito, syempre, sa inyong paboritong No Sleep Edition. Ayan, with your Tita Talks, Peter Ledesma in Inday Ayuda. Okay? So, ito naman, tungkol naman to kay... O, so yun ba, ng Christy Fermin pala, pag-usapan natin, di ba, yun sa si Catherine Bernardo, pinaniniwalaan niya, talagang yung mga, ano niya, yung mga viewers niya, kinukumbinsi niya na sina ano na, sina Catherine at Alden na, dahil yung identical ring, no, yung black ring, kasi pag identical ring kasi pag sinasabi, parang may something na. Pero as a friend lang po yung identical ring na tinatawag na yun, ni, na kumbaga suot pareho ni, ano, ni Alden at saka ni Catherine. Kasi nga ito po ay utos lahat ng Star Cinema. Yung mga kilos ni ano, yung mga kilos ni Alden, kung anong ginagawa niya na, kumbaga, yung nagbibigay siya ng bouquet of flowers, nagbigay siya ng Louis Vuitton na bag na mahal daw. Siyempre, mahal naman talaga pag Louis Vuitton, magkano yan? Siguro mga 300,000 to 1 million yata, di ba? O yung pinaka-latest nila, I don't know kung magkano, no? So, mahal talaga yun kasi nga, yun po ay talagang parang advance promo na rin ng kanilang pelikula. Pero yung paniniwalaan, yung papaniwalain ni Manang Christy Fermin na si, ano, si Catherine at saka si, ano, si Alden in love na sila sa isa't isa. No, that's not true. Magkaibigan lang talaga sila. Kasi sasabihin na natin dito, syempre mamaya-maya ng konti, kung sino talaga yung kinainlaban ni, ano, ni Catherine na siyang crush niya talaga noon pa. Ultimate crush niya noong, ano niya, noong Baguettes days niya. Oo, nung dalagita pa lang siya, ganyan. Sabi ni Ma'am Erlinda Riblando, you're welcome, Direct Jolene. Oh, you're welcome daw. I-share ako mamaya sa'yo, syempre. Sa pinagkaloob niya sa ating fabulous ayuda. I love you once again, Ma'am Erlinda Riblando, the Queen of Manhattan, New York City, and Kabikulan. And here's my song for you. Lahat ay gagawin para sa'yo. Ganyan ang alay na pag-ibig mo, kahit ang dagat ay aking tatawirin, ang ulap ay aking aabutin. Sa'yo, Ma'am Erlinda, my dear good friend, walang
hindi kayang gawin. Langit ang alay na pag-ibig mo. Wala na ngang mahihiling ako. Umasa kang laging ikaw ang siyang mamahalin. Sa isip, sa puso at sa damdamin. Sa'yo'y walang hindi kayang gawin. Ikaw ang hulog ng langit. Ikaw ang buhay at pag-ibig. Ikaw ang katuparan dito sa aming daigdig. Ikaw sa akin ang bituin. Walang kupasang ningning. Ligaya kang walang hanggan. Ako'y sa'yo, ikay para sa'kin. Langit ang alay na pag-ibig mo. Wala na nang mahihiling ako. Umasa kang laging ikaw ang siyang mamahalin. Sa isip, sa puso at sa damdamin. Ayokong mawalay ka pa sa amin. Ikaw ang hulog ng langit. Ikaw ang buhay at pag-ibig. Ikaw ang katuparan dito sa aming daigdig. Ikaw sa akin ang bituin. Walang kupasang ningning. Ligaya kang walang hanggan. Ako'y sa'yo, ikay para sa amin. Kami sa'yo, ikay para sa amin. That song is highly dedicated to my last, my beloved, always beautiful and very appealing. Ayan, generous, very compassionate, kind, sweet, naku, lahat na ng qualities ng isang mabait na tao, mabuting tao, ay na kay Ma'am Erlinda Riblando na. And of course, to the rest of our beloved, beautiful, big ayuda angels, just like Ma'am, Friendship Lloyd Agatula Conte, guwapa yung super butang amigang Liza 89, si Ma'am Amy Villanueva and her wife Joey, si Monet Lu, ayan, the famous Monet of Monet Lu Salon of Hollywood, California, ayan. Maraming salamat. Once again, Ma'am Erlinda Riblando, and to your four sisters, hello to them, and of course, ang kilala ko dyan ay si Ma'am Soy, and have fun and enjoy, and your bonding always. Thank you so much. Thank you for that beautiful song, Tita Tos. Naku, always, talagang, yung kanta na yan ay talagang kapag nadidinig ko yan, saan ko man madinig, talagang ikaw kaagad na nasa isip ko, nasa puso ko, malaking pitak sa puso ko, ay yung pangalang Ma'am Erlinda Riblando. I love you once again, Ma'am Erlinda Riblando, and take care and keep safe always, and God bless us all. Ayan, thank you. Okay, and here's another chica, si Janela Salvador. Walang good manners and right conduct. Oo, porket nagpo-promote ka ba ng pelikula mo with si Win Mitawin ba yon, yung Thailand actor na sikat, parang Thailand parang superstar no sa Thailand, may movie sila ni Janela Salvador. So nagpromote sila sa It Showtime. Tama ba, makatarungan ba na dahil may pinopromote siyang single? Paki-check mo nga kung anong latest single ni Janela Salvador. So alam to ni Kim Chun, no, nadidinig niya siguro sa Spotify, ganyan. So ni-request bilang host ng It Showtime na kumanta naman, sample naman coming from Janela Salvador, because siya yung kumanta ng song na meron siyang latest single na pwede nga niya i-promote yun. Di ba, mas maganda yun kasi mas bibenta yun kapag kinanta niya ng ilang lines, ha? Headtone, ayan. Yun po yung pinaka-latest single ni Janela Salvador. So, bakit mo sasabing paus ka? Yun ang pinalalabas mo sa public na you are paus. Nakasigaw ka nga ng hello madlang people, sabay ni Win Mitawin ba yan? Yung kapartner mong Thailand actor. My gosh, nakasigaw ka na, hello madlang people! Yun ba yung laos? Yun ba yung laos? Yun ba yung paus? Nakasabi siya, naku, laos! Paus ka, parang ganyan, nababasa ko sa mga comment box, ganyan. So, hindi maganda yung ginawa mo. Sana, saka, meron pa siyang pahaging na, paus ako, kayo na lang. Pero next time, sige, parang, paus ako, kayo na lang kumanta. Parang, ba't pa ba kakantayin si Kim Chun ang kanta mong headtone? Hindi naman siyang singer behind that song. Diba, nakaluloka lang kasi yung ugali ng babaeng ito, hindi na siya nagbago mula noon hanggang ngayon. Ang pagkamaldita niya, yung wala siyang good manners and right conduct, ay talagang
no breathing ka. Sosyali na yung dating, di ba? Inglesera. Naku, kasi galing naman talaga sa private school na talagang bonggacious. Pinag-aral talaga sa magandang eskwelahan ng kanyang mami, Jeanine Desiderio. So, hindi maganda kasi bilang may pelikula ka, may concert ka na parating, 10th anniversary concert mo. So, hindi, hati na yung tao, may nagmamahal sa'yo. Marami din mga basher na ibabas ka talaga. Pero syempre, hindi naman maganda pati anak mo binabas na. Hindi naman maganda yun kasi hindi naman dama yung anak mo. Kasi mali talaga yung ginawa mo. Tapos ngayon nagmamahadira ka pa na parang hindi naman ganun, parang hindi naman sadya, hindi mo naman minimin yung sinasabi mo. May gas, para sabihin mong, pausa ko, kayo na lang. O, tinarayan ka tuloy ni Vice Ganda. Next time, pag ganyan na nagpo-promote ka ng movie, ano, si Regine Velasquez, pagka nahihilingan, si Lalani Misalucha, may gas, makasikat naman yun sa'yo, no? Mga veterana, nagbibigay ng sample, tapos ikaw na, ano ba narating mo? O, kumikita ang pelikula mo kapag ikaw ay kapartner mo, yung si Marlo Mortel. Pero pag wala na, I don't know, itong pelikula mo with Win Mitawin na to, eh kung kikita ba to? Because nega ka nga ngayon. So, hindi maganda yung ginawa mo talaga. Yung attitude mo na yun is napaka-bad. Kasi pinahiya mo no si Kim in national TV. So hindi maganda talaga yung gawain na ganyan kasi kumbaga nakikita talaga nahuli talaga sa bibig yung sa sariling bibig yung ano tawag na may sinasabing ganun yun? Yung isda daw nahuli sa sariling mong bibig parang ganyan something like that. So kung yung ugali mo talaga na ipakita mo talaga sa publics o national television, nakita talaga yung kung ano ugaling ginagawa mo sa nanay mo na inaaway mo lagi. So, yan na talaga yung ugali mo na hindi na talaga mababago siguro. Pero, sana, dahil nasa showbiz ka, makisama ka naman. At saka ito talaga yung please be careful with my heart nung sila ay yung ongoing yung kanilang teleserye noon. May mga press con sila. Ano talaga yung siya? Isnabera talaga siya. Oo, tapos mayroong event sa MOA, Mall of Asia Arena, para sa ano tawag nito sa Malyari? My gosh, isnab din siya. Parang hindi siya namamansin, ganun. Ganyan ang ugali talaga ng isang Janela Salvador na dapat baguhin mo yan kasi mabait yung manager mo. Oo, si Direct Manny Valera. Hindi naman ganyan ang manager mo, yung attitude mo, no, grabe. Okay, so maling-mali talaga yung ginawa mo. So dapat talaga, sabi niya, personal na raw siyang humingi ng sorry, ganyan. Eh dapat lang talagang humingi ka ng sorry kasi hindi talaga maganda yung ginawa mo. Eto naman, sino naman ito? Senadorang super yaman. Oo, Ma'am Erlinda Riblando. Super rich talaga siya. Super duper filthy rich. Kasi pag sinabi mo filthy rich, belong yan sa mga richest, mga richest woman in the world. Parang ganyan. Oo. Richest senators in the world. Parang, in the Philippines pala, sorry. In the world. buong mundo na. In the Philippines lang. Kasi pinag-uusapan natin, senadora ng Pilipinas. Hindi naman po doon sa ibang bansa. So, pag mga reporter, excited talaga sila kapag sila ay naiimbitahan para interview itong senadora na ito. Oo na, ang asawa ay talagang super billionaire din, di ba? Ngayon, syempre ina-expect nila dahil porke nga, napakayaman talaga ng pamilya ng senador na to, ng politician na to, eh talaga ini-expect nila na mahina na yung 5 pook. Ibig sabihin ng 5 pook, 5,000 pesos. Pero nakakaloka, nakaluloka. Oo, naka-isang oras na silang interview. O tapos dinadagdagan pa ng another 1 hour. Sabi, naku, siguro kayo dadagdagan, nag-extend kasi nga merong additional si senador, ganyan. Senadora na, hindi nakabataan. Ay, naku, naloka sila. May mga giveaway na pinamimigay. Walang datong na binigay. Walang pakimkim. Para yung mga nag-taxi. Para yung mga galing pa ng Alabang. Galing pa ng kung saang sulok ng Manila. Wali. Oo, sabi ko, talaga? Is that true? Kala ko in-expect ko pag ganyan. Parang ang iniisip ko pag nagpatawag yung senadora na yan, waging-wagi kayo. No, nga. Nagpapakain naman ng masarap, pero nga. Wala daw yatang alam. Parang hindi siya na-orient na kapag may mga press interview na ganyan o meron siya mga interview sa mga sikat na entertainment press, blogger, ganyan. Dapat naman siya magbigay ng pakingkim. Wala. Boka-boka lang. Ganyan-ganyan. Sinasabi lang yung mga project niya. Tapos nagbibigay nga siya ng mga giveaway, ganyan. Galing din doon sa kanilang convenience store. Convenience store. Nakaloloka, diba? So, wag na magpunta. Pag inimbita kami dyan ni
Teacher Pete kami pupunta. Kasi yun pala. Sabay kong grocery naman, di ba? May gas, okay na rin. Pero kung mamamasahe ka kasi, di ba? Dapat talaga pag ganyan, pag hindi ka sure, mag-commute ka. Mag-ano ka, mag-FX ka, mag-minibus ka, mag-LRT ka, MRT ka, whatever. Para para pag hindi ka nabigyan ng ganun sa ina-expect mo, hindi ka maiirita, hindi ka maiinis, okay? Si Lolit Solis naman ay papansin. Oo, talagang puring-puring niya si Manny Villar. Oo, number one riches, ayan, sa ating bansa. Natalo niya lahat, kinabug niya yung mga Robinsons, SM. Pero pag pinagsama mo daw pala kasi yaman ng mga C, yung naiwang mga anak ni Henry C., ano naman, parang papantay sila kay Manny Villar. Pero syempre, pag pinag-usapan kasi solo talaga na bilyonaryo, yung billion niya, hindi peso ha, in dollars, ganyan. $7 billion ba o $9 billion, something like that. So ano naman si Lolit Solis, puring-puri niya sa IG niya, sa IG account niya, ganyan-ganyan, nakatutuwa, nakapaproud. Talagang isang Manny Villar kasi nagtagumpay siya sa kanyang negosyo. Yung mga, di ba nagpapatay siya ng mga pabahay na ganyan. Yung bahay na tinatayo niya, Camellia Homes, kung saan-saan na po yung nakarating sa buong Pilipinas na yata. So kahit makasulukan ng Maynila, na makikita mo talaga yung Camellia na yan. Na hindi sila matatalo ng SMDC kasi nga sila yung original, sila talaga yung pinaka senior pagdating talaga sa mga realty business na ganyan. So akala ng mga iba parang ay mura lang yung mga bahay na pinapahulugan ni Mr. Manny Villar. My gosh, pag pinag-ipon-ipon mo yun, billion talaga yun. Oo. Kaya talagang siya po talaga yung nangunguna, kinabog niya yung mga sila Lucio Tan, yung mga sila Dante, Dante ang nga ba yun? Yung sa San Miguel Corporation. Oo, tapos marami kinabag po siya. Even syempre, hindi nga kasama si Mr. Manny Pangilinan sa mga 10 riches sa ating bansa. Wali. Bakit hindi kasama si Manny Pangilinan? Super yaman din niya. Diba? Okay, so ang oras natin, mag-aalauna na ng madaling araw. Ang movie ng Kat din, yun nga, isushoot nga po ito sa Canada. At ang magde-direct ay si Cathy Garcia Molina na siyang director din ng Hello Love Goodbye. Siyempre, proven na eh, 'di ba? Napatunayan na talaga yung team up ni Catherine Bernardo, Alden Richards with their director, siyempre si direct Cathy Garcia Molina na siya pong muling magdi-direct ng movie nga nila na sequel ng Hello Love Goodbye na i-shoot sa Canada at pasok at ipapasok, no, ilalahok sa Metro Manila Film Festival 2024. And syempre definitely talagang papasok talaga to sa festival kasi nga Catherine Bernardo and Alden Richards, syempre naglalaway ang MMDA diyan sa kayong pamunuan ng Metro Manila Film Festival. Alam nila kung gaano kalakas ang tandem na to. Ngayon si Marian Rivera at Dingdong Dantes, abay, may niluluto ring proyekto sa kanya ang Star Cinema, tapos yung August film production ni Ding Dong, partner din dyan, APT Entertainment, at I don't know kung sino pa yung makipag-partner dyan, ang pinaka-main talaga na dyan. Saka GMA yata, alam ko, ang GMA, kasama din dyan, maging party din, kasi di ba taga GMA si, pero si Marian Rivera, naka-ano kasi sa, all-access artist na, ng anak ni Sir Tony Tobiera, na si Mike Tobiera, director din siya, tapos nag-handle siya ng mga talent sila, Min Mendoza, si Marian Rivera, at iba pa. So, ayun na nga, meron daw pong magandang proyekto na binubusisi para dito sa pagtatambalang muli ni Marian at Ding Dong na alam naman natin naging number one top grocer sa MMFF 2023. Ngayon, matatapatan ba nila yung Rewind? I doubt it, no? Hindi ako kumbinsidong matatapatan nila ito kahit ano pang proyektong ibigay. Kasi siyempre, di ba, alam na ng mga tao kung ano yung dating ng kalamang karakter na ginagampan at alam naman nila yung pinanood nilang Rewind. Maganda kasi yung story na kumbaga inspired doon sa hit Korean movie, ganyan. So itong proyekto nilang palagay ko, kung kikita man ito, hindi ganon yung aabutin nung halos, naka 1 billion na nga yata, di ba yung movie nilang Rewind. Palagay ko hindi ito magiging 1 billion. Siguro baka mga 300,000, pinakamalaki na yun. Okay, si Sara Labate ay magti 10 years na pala sa Viva, di ba?
Pero bakit nabigyan nga ng 10,000 na down payment, 'di ba? Ano 'yun? Baka bayad na sa kanya 'yun doon sa mga doon sa pagbabalik niya. Kasi 'di ba, nung ano, syempre hindi naman siya nakaka-accept ng offer because sila pa ni Richard Gutierrez, priority niya 'yung family niya. Pero ngayon, ay tuloy-tuloy pa rin daw siya sa Viva at dire-diretso po 'yung kanyang kontrata kasi nga magre-renew siya ng contract soon kasi mag-i-end na daw po 'yung contract niya. 2016 siya pumirma ng kontrata sa Viva Entertainment o Viva Artist Agency. Ayan. So, palagay ko another ano naman to, datong na naman. Kasi si ano daw, si Sara Labate, aside dito sa Lumuhod ka sa Lupa, kasama si Kiko Estrada, sino pa ba yung kasama nila na sa ano na yan, sa teleserye na yan, na ano no, likha po, obra ni Carlo G. Caparas. Ayan, na malapit na ipalabas sa TV5. Aside dito sa Lumuhod ka sa Lupa, na magandang proyekto na ibinigay sa kanya ng Viva at TV5, ay meron pa mga endorsement na gagawin si Sara Labate, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. And of course, meron siyang international movie. Oh, international movie! Diba? Dumadami na sila. Diba? Pero siyempre, pinakabongga talaga sa mga, sa international scene. Like sa Soberano, ayan. Sabi ni Christian Paul Ripalda, si Bird Sangli pala, bless Sunday to you. Po, ayan. Bless Sunday also to you. Okay, Christian Paul Ripalda, Tita Tos, nabalitaan ko na concurrent viewers ng unang ano to, pag-airi ng It's Showtime sa GMA at EBS-CBN online platform, 500K kaysa sa 90K viewers ng It Bulaga sa TV ng TBJ sa TV5. Well, as expected, malakas talaga sa social media ang EBS-CBN, ang yung It's Showtime, no? Sila talaga yung panalo padating sa digital platform na ganyan. Talagang hindi talaga makakabugyan. Ang pinag-uusapan ngayon sa tapatan nila kanina, April 6, no? Ang dalawang noontime show na ito, nagbanggaan It Bulaga. Kasama siyempre sina Tito Big and Joey, sila Main Mendoza, Atasha Andres, Raisa May Dizon, Mars Ocampo. At special guest nila ang pinagkakaguluhan ngayon ng mga kabadingan sa buong Pilipinas na si Andres Mulak na kilig na kilig sa kanya lagi si Raisa May Dizon. Kaya lang daw, ang height daw niya 2, tapos 6-footer naman si 6'2 yata si Andres Mulak. Ayan. So, yun, ang parang, naku, no, huwag ka na mag-ilusyon, aling maliit, sabi ng mga basher. Ano lang naman yung class-class lang naman, huwag yun ang lalaitin si aling maliit. Okay, pero nagdating sa ratings game, hindi natin, pero ako ha, sa akin na may vibes. Palagay ko lumamang ang It Showtime sa rating kumpara sa It Bulaga. Kasi makabago ang It Showtime eh. Makaluma na yung It Bulaga. Parang throwback na hindi nawawala sa pagka-throwback yung TBJ. Dapat magbago na sila ng imahe. Ayan. Mang Jose, good evening kita to. So, totoo po ba yung sinasabi ni Maharlika about Maricel Soriano? Ano ba sinasabi niya? Alam mo naman si Maharlika, pagdating sa showbiz, fake news siya. Oo, misleading yung mga ano niya, false news, ganyan. Katulad ng sinabi niya si ano daw Senator Chis Escudero mula daw sa Suriga, sa Sorsogon. Oo, sa Sorsogon ay nilipad ng helicopter, ganyan, helipad papatungong St. Luke's BGC diyan sa may Tagig. Dahil ito inatake sa puso at dala ng aneurysm, parang ganyan. Oo, pero nakalabas na nga ng ospital si Senator Chis at sa live, no, sa IG ni Heart Evangelista ay naano siya. Oo, na daanan siya na nagpapagupit. Oo, at kumaway-kaway din naman si Senator Chis. Ang sabi, nalalabo na daw kasi yung mata kasi nga 56 years old na ang nasabing senador. Ayan. So, pinabulaan na nila na naatake sa puso, hindi to daw totoo 'yon at walang aneurysm si hindi nagkaroon ng aneurysm si ano si tawag nito Senator Chis Escudero. Ayan. Kumbaga hindi pumutok yung aneurysm niya ganyan. So yan ang ano no si Maharlika, kung ano-ano mga kwento na mga sinasabi na parang binubulong sa kanya, agad wala, hindi siya nagdo-double check, hindi siya nagre-research. Tama ba 'tong sinasabi, kinukuwento sa akin, ibinabalita niya agad. So madalas talaga ay timbog yung kanyang ano, ibig sabihin palpak yung kanyang mga binabalita pag sa showbiz. Pag sa politics, medyo okay, oh, kasi parang may alam siya diyan, no? Marami siyang mga sources ganyan.
ang dami nagfi-feed sa kanya about sa mga politics na ganyan, mga senador, congressman, ganyan, mayor, o yung multi mo nga si PBBM, tinitira niya, di ba? Si First Lady, ano, Lisa Araneta Marcos, yun, paulit-ulit niyang ano. Ay, doon to kung hanggang ngayon, ha, kasi dati na ano ko siya, napapanood ko siya, nasisilip ko yung vlog niya. Wala siya, kung todo siya kumanlay, talagang hindi niya talaga tinitigilan ang ating Pangulong PBBM. Ayan. Buti na lang, nasa ibang bansa ka. Kung nasa Pilipinas ka, din ilang libel na yung kakaharapin mo. Sabi ni Christian Paul Ripalda na tapos na ang kanyang mensahe. Nakailang, nakalima ka na ba? Okay. Bukas ang naata Tita Tos kasi tatapatin ito sa abot kamay na pangarap. Bukas na ata Tita Tos kasi tatapatin ito sa abot kamay na pangarap. Christian Paul Ripalda, may nagsasuggest daw na wag na lang i-ano yung kantang Rock Baby Rock sa opening ng Itbulaga sa TV5. Kasi 70s yun at dapat inaareglo na lang yung kanta rason para bumaba ang viewers sa online. Kasi kanta yata nila yun, di ba? Rock Baby Rock. Okay. GNG, ha. Tama po kayo. Promo lang yung cut din. Diyan magaling si Alden. Promo King. O, pero syempre naman, ano, Alden Richard is very kind to us nung kami mga entertainment press. Kaya lang, syempre, nung wala na kami, hindi na kami na-invite sa GMA, wala na rin kami sa listahan ni Alden Richards. At di naman niya kasalanan yun. Pero ako, hindi naman porque hindi na kami na-invita ni Alden, kaya sinasabi ko to, ito naman talaga yung totoo, na mag-amiga lang si Catherine at saka si Alden. Ang talagang, ang gusto talaga ni ano, ni Catherine, mamaya na natin i-divulge. Ayan. Manguse, dati raw kasi sabi ni Marlica, nahuli daw si Maria kasama si BBBM na nagpupulbulon, ayan. Pulburon, gano'n. Nakakaloka. Patunayan mo yan. Oo, patunayan mo yan, Maharlika. Grabe ka. Ganun ka. Close si, ano? Si Maricel kay, ano, kay Ferdinand Bongbong Marcos. Ang alam kong close sa Marcos family is Nora Honor. Alona Alegre. Oh, yan ang mga loyalista si Elizabeth Oropesa. Hindi ko nabalitaan na naging close sa pamilya Marcos si Maricel Soriano. Baka naman ang tinutukoy mo, iba, hindi naman si Maricel, Maharlika. Nakakaloka, dapat ikaw ang bina-blind item, ha? Nakababali yung mga sinasabi mo. Okay? Ito naman, no, yung mga concert producers sa abroad, nako, ano na sila? Nagre-reklamo na sila sa lugi nila, ganyan. Oo, kasi daw, kapag nagdadala sila ng mga Pinoy ano artist, no, yung mga sikat naman 'to ng mga Pinoy artist, kadalasan lugi na sila kung hindi daw nila kinukuha yung mga katulad ng mga sikat na sila Regine Velasquez, Martin Rivera, ganyan yung mga basta yung mga may talagang malaki yung pangalan, ganyan, hindi sila nalulugi kasi marami nag-i-sponsor, pero kapag kinuha daw nila yung mga singer na makalebe nila Angeline Quinto ngayon, ganyan, siguro sila Morissette, sila ano, hindi na daw ganun talaga kadami yung taong nanonood. O, tas yung mga, lalo na pag singer mula sa Kapuso, wala daw talagang benta, mahina daw talaga, ilan lang ang nanonood. O, di ba kayo kumuha ng mga singer sa Kapuso, sa ano na lang, sa kapamilya na lang, di ba? Parang di kayo malugi, ayan. Kasi, hindi lang naman yung binabayad nila na million, eh, no? Na talent fee sa bawat artist na kinukuha nila, especially kung may pangalan naman talaga, kasi may, siyempre, sasagutin pala yung panghotel nung artist, may tapos may ang masakit pa sa ulo yung may entourage. Tapos isa-shopping mo pa yan, tapos papakainin mo sa masarap na restaurant, ganyan. So, madugo talaga yung pagiging concert producer. So, wag na kayo mag-iba na kayo ng ano, mag-iba na kayo ng field, 'di ba? Kung kayo na may nalulugi, ba't tinutuloy-tuloy ninyo? Sabi ni GNG, ayan, Sparkle artist po ba 'yan yung may show sa Canada ngayon? Oo, parang ito. Kasi daw ang talaga daw pinagkaguluhan lang sa pumunta doon na mga Kapuso love teams, ayan, ay ang ano, ang si Barbie Portesa at saka si David Licauco. Pero si ano daw, si Rayber Cruz, si Julian San Jose, sino ba may kasama doon? Oo, may isa pang love team na kasama doon. Bianca Maliata sa Ruru Madrid. Walang masyadong feedback. Walang masyadong yung tao, hindi ganun kainit yung naging pagtanggap sa kanila. So, baka ito nga, itong show na isa sa tinutukoy ng producer na nagre-reklamo na nagsumbong, no, sa mga kaibigan niyang press na nasulat nga na talaga daw po na
hindi na raw sila kumikita sa pagpuproduce ng mga concert, especially kapag kumukuha sila sa mga ano, mga talent ng GMA 7, ayan, o GMA Network. Okay, ang oras natin, alauna 5 na, na madaling araw, napakabilis talaga ng oras, no? Okay, sasayawan naman ni ano this time, syempre, si Miss Chido na may pa-birthday kay Baby Yowie namin by April 11, di ba? May Pop Ice ba yun? Pop Ice na siya. Para sa kanya mga classmates sa St. Catherine. 26 students sila sa St. Catherine. So may pampapop ice na si Baby Owen sa kanyang birthday because of sa regalo syempre ni Miss Chido at may karagdagan syempre si Ma'am Erlinda Riblando sa pinadala niya. I love you. We love you so much, Ma'am Erlinda Riblando. And Miss Chido of Dubai, kasalukuyang nasa UK ngayon, sa ano, Istanbul, Turkey. Pero meron, magtitrip siya sa ano, sa magbabakasyon siya sa UK, United Kingdom. Pero dumaan siya dun sa Istanbul, Turkey. Dubai, oo, si Miss Chido. Tapos nasa ano siya ngayon, nasa United Kingdom. Pero dumaan muna sila dun sa airport ng Istanbul, Turkey. Bongga, di ba? Oo. Istanbul, Turkey. Kasi parte din ng Europe yan, di ba? So siguro ano, sa UK tapos Istanbul, Turkey. Doon nagpunta si Miss Chido. Bongga, di ba? Tapos dahil 5 hours daw yung late nung flight, nag-shopping na muna siya ng mga signature ano, syempre mga signature na mga gamit, ganyan, 'di ba? Bags, whatever, t-shirt o shoes o ano ba, kanya mga binili, 'di ba? Sabi niya, "Naku, puro mga branded ano stores dito." Eh kasi ngayayaman din ng Istanbul, Turkey, 'di ba? Galing diyan si Rufa Gutierrez, dahil diyan yung kanyang husband na si former husband na si Ilmas Bekta. Sabi ni Sharon na si Miss Kawai, hello daw sa atin. Hello, kakawayan din natin siya. Okay, narito na si Inday Ayuda para sa iyo ng pasalamat kay Miss Chido, beautiful, kind, sweet, jet setter, and sobrang mahal si Baby Owen. Kami din syempre, ayan. And of course, to your loving sister in America, hello, hello, your beautiful sister in America, hi, hi, my constant viewer. Thank you, Miss Chido. I love you. We love you so much. And thanks a million from the bottom of my heart. And Julene's heart. Thank you so okay. Much. Yes. Baby Yowen na. Babatiin na natin ang advance. Happy birthday to you, Baby Yowen. Sarap naman. Nagdiriwan na kalang kaarawan. Happiest birthday sa magbe-birthday pa lang. Advance happy birthday. And belated happy birthday naman sa mga magbe-birthday pa lang. And there's my birthday song for my our loves, Baby Yowen. Okay. Kakantahan ko muna si Baby Yowen ng awiting pang birthday, ayan, para sa iyo, Baby Owen. Asan na yung song? Okay, yung song syempre direct Julie, nahin na muna natin para makanta ko na si Baby Owen ng happy birthday. Tulog si Baby Owen natin, ayan. Okay, oras natin 1:09 a.m. so magpapaalam tayo siguro mga 2 a.m. ganyan, o siguro pwede na yung 2 a.m. Oo, kasi nga ano na, 1 hour pa naman, mahaba pa tayo, di ba? Okay, narito po ang aking, ano tawag nito, birthday song for Baby Owen, ayan. Na ano na siya, nag-umpisa na siya, dapat sabay tayo, pipindutin yan, okay? Okay na. Wala. Asan? Okay, ayan na, okay.
birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you. Maligayang babi, maligayang babi, maligayang babi sa'yo. Ikaw ay queen birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y kasaya-saya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy, happy birthday sa'yo. Birthday, happy, happy birthday, happy, happy birthday to you. Maligayang babi, maligayang babi, maligayang babi sa'yo. Now I think birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y kaya-kaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy, happy birthday to you. Maligayang bati Zeddy Owen! Ayan, happy birthday this coming April 11. And of course, happy birthday naman sino pa? May ako. Ayan, next month. May 19. Talaga na ipasok ko talaga yung sa akin, di ba? My birth month is May 19. Pero syempre, buong buwan yun ng May, magse-celebrate tayo ng birthday ko. Artista, ganon, celebrity. Baby Owen, ayan. Wishing you a happy, ano, happiest birthday this coming April 11. And of course, ayan, maging mabait ka lagi, ayan. Maging masunurin, maging mapagmahal, maging grateful sa lahat ng bagay. I love you so much. May apong very cute and apogi. Ayan, okay? So, oras natin, 1:13 a.m. Bigay pa natin ang ilan natin mga chika. Ito naman ay tungkol kanino. Ayan, bigay natin yung balita natin about si Aga Mulak. Ayan, muling susugalan raw ng Biba para sa Metro Manila Film Festival 2024. Diba parang hindi naman kumita yung kanilang team up? Siguro parang hindi susuko ang Biba hanggat hindi kumikita yung pelikula na inaasam nila for Aga and Julia Barreto. Ayan. Baka naman anto, baka hit Korean movie na naman na pasok na naman sa panlasa ng mga Pinoy, ng mga manonood. Baka sila pa maging number one top grocer di kaya. Pero parang malabo naman. Ang palagay ko ang maging number one top grocer sa Metro Manila Film Festival 2024 is Kat Din. Ayan. Catherine Bernardo and Alden Richards. And may mga ano, may mga Aldab Nation na nagre-react, ganyan. Ay nako no, ba't kami maiinggit? Eh samantalang nung nag-birthday naman si Maine, ganun din ang naging regalo sa kanya ni Alden Richards. Hindi ah, mas bongga tong kay ano ah, kay Catherine Bernardo. Kasi alam naman ni Alden na ano, baka kumita ng bilyon yung kanilang pelikula, diba? Okay, so yun pati yung balita about Aga Mulak at Julia Barreto na susugulan muli, no, para sa isang proyekto na ipapasok po sa festival sa December, of course. Martin Mangabat, siguro nagsisisi ang TBJ, bakit umalis pa sila sa GMA tapos napunta sa Showtime yung slot nila dati sa GMA, ha, wala kasi kwenta ang TB5. Oo, syempre naman, pag-uusapan natin ay yung wide viewership, hindi naman syempre matatalo ng TB5 ang GMA, no? Although yung ano, si Tanggol, si Coco Martin, halos dikit sila ng rating ng Black Rider ni Ruru Madrid. Oo, yun lang talaga yung nakaka-eksena. At saka yung ano, yung Lin lang, dikit, magkadikit lang sila halos nung My Guardian Alien. Kaya walang may pagmamalaki si Marian Rivera kasi pilot episode nila, parang 2% lang yata ang nilamang nila doon sa Lin lang. Oo, na pinagbibidaan siyempre ni Maricel Soriano, Kim Chu, Paulo Abilino, si GMD Guzman at si Kyla Estrada. So, yun, dikit sila, dikit pa yung dikit yun, dikit lang yung rating nila, no. Hindi sila talagang kinakabog, winawalis or nilalampaso ganyan.
Kaya masabi natin na depende, no, depende sa show ng TV5 ng GMA, yung magtatapatan sila, kasi 'di ba ang pinaka malaking rating na nakukuha ni Tanggol ni 'di ba Tang Quiapo ay mula sa TV5. Ayan. So yung ano, yung Itbulaga kasi parang ano eh, no, parang hindi na sila nakawala doon sa mga luma nilang ano dating gawi, no, yung ginagawa nila na parang throwback lang yung mga joke nila ganyan. So dapat siguro mag-ano na sila, ano tawag nito, magkaroon ng transformation ganyan, mag-evolve ganyan, oo, yung tamang term, mag-evolve. Para na sa ganun, parang ma, yung mga Gen Z na mga viewers pupunta din sa kanila lahat. Hindi naman i-working nandiyan sila Atasha Andres, sila Raisa Madison, sila Mars Ocampo. Kuha na nila yung Gen Z na viewers, no? Nasa TVJ din yan. Dahil nagbago na sila, di ba? Kumanta sila ng mga makabagong kanta, kumanta sila, mag-ano sila ng mga bagong jokes, ganyan. Mga segment na mga pang-Gen Z. Ayan. Para nang sa ganun eh, mas, kumbaga yung rating ay hindi naman sila matatalo. Pero palagay ko nga, doon sa tapatan kahapon, no? April 6, no? Kahapon ay ng tanghali na nagkatapatan nga, no? April 6, Saturday, ang Itbulaga at ang It Showtime. Palagay ko, angat sa rating yung ano. Mas angat sa rating ang It Showtime kumpara sa Itbulaga. Kahit hindi pa natin nakikita yung ano, yung sa survey ng ano ba to, ng NUTAM. Oo, yung survey ng NUTAM o AGB Philippines. Alam na natin na dahil sa ginawa, 'di ba ginawa nga ni ano ni Vice Ganda, umupo siya doon sa logo ng ano, ng GMA na nasa EDSA nga, 'di ba? Kabaan ng EDSA, Kamuning, ayan. Na makita mo talaga yung pagsayaw niya na magmula siya doon, pinakitang ganyan, tapos may number pa siya ng buwak, na parang kakilamaan ng Christie Permanent Company. Okay, so dire-diretso tayo. Gusto ko munang pasalamatan ang aking minamahal, Kuya Boy Abunda. I love you, Kuya Boy. Thank you so much for always loving me and my family. Nako, you're always there. Katulad ka din nila, Ma'am Erlinda, and the rest of my Ayuda Angels, na hindi mo ako pinapabayaan. I love you, Kuya Boy, always and for life. Kayo ni Sir Bong, o Bobong mo, Sir Bong Quintana, thank you for your kindness, your sweetness, generosity, and your unfading love and support. Ayan. You are my knight in shining armor also. Hindi showbiz kasi ugali niya. I love you, Kuya Boy. And sana panoorin niyo lagi ang Fast Talk with Boy Abunda na pasok po sa top 10 top rating shows ng GMA7. Araw-araw yan, Lunes hanggang Biyernes, 4:40 p.m. po yan sa GMA7. Marami siyang mga guests dyan. At yung kanilang public service na very entertaining din. Oo, yung Cayetano in Action with Boy Abunda, mapapanood naman yan sa GMA7 every Sunday at 11 p.m. Ayan. So every Sunday at 11 p.m. sa GMA7 o 11:30 p.m. yata ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Kasama ang magkapatid na Senator Alan Peter Cayetano and Pia Cayetano. And yung kanyang vlog, yung interviewer na mapapanood every Tuesday pala, yung interviewer, mapapanood naman po yan sa kanyang The Boy Abunda Talk Channel. I love you, Kuya Boy. And of course, hi to your Congresswoman Sister Maria Faye Abunda. Thank you. I love you so much. GNG, naku, ayaw ni Christy Permin yan, ha? Naku, no, kahit ipagtanggol niya, kahit ibida niya pa ang TBJ, kung ang manonood, eh, talagang ang lawak ng viewership nga ng GMA kumpara sa kanila. So, ibig sabihin, sa GNTV nga, nakakadali minsan ng It Showtime sa kanila. What more na nasa GMA 7 na sila. At mautak ang GMA. Alam nilang magagamit nila yung It Showtime. Hindi ibig sabihin no, na tinanggap nila ang It Showtime na parang solo na lang yung It Showtime na yung mga host mapapanood, yung mga pamilya stars mapapanood sa It Showtime. Hindi. Madalas yun ang mapapanood dyan ang mga Kapuso stars o yung mga talent ng Sparkle GMA Artist Center. And maybe magkakaroon din ng ano, kumbaga mapapasama din yung magkakaroon din ng ano ng addition mula sa GMA artist, no? Baka ipapasok na bilang co-host nila Vice Ganda. Evelyn, na nagpalitan lang ng channel ng Itbulaga at Showtime, dati nasa TV5 ang Showtime. Oh, kasi nung nasa ano pa, nasa GMA pa ang ano, ang Itbulaga na ng TBJ. Pero dahil nga siyempre nagkaroon ng alitan ang mga losos sa pagitan ng Alusos at TVJ, nagkaroon nga ng
kumbaga pagbabago na umalis nga ang TBJ, iniwan nila, nagkaroon ng Itbulaga pa rin ang halusos na hanggang papalitan ito ng tahanang pinakamasaya. So the rest is history. GNG, win-win for both GMA and ABS-CBN. No? Yung collaboration nila ay talagang napakaganda naman. Pero syempre, hindi natin maiwasan na mag-isip na negosyo pa rin ito. Oo, ito ay business pa rin na dapat malaking maging tulong ng It Showtime sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakilala pa rin ng kanilang mga artist sa Sparkle GMA Artist Center, 'di ba? Gamitan lang talaga sa showbiz, no? Walang seryosohan, trabaho lang, walang personalan na pinauso ni The Boy Rudy Fernandez, okay? Ito naman tungkol naman to kay ano, no, kay Jericho Rosales. May balita tayo na may mga pahaging na raw si Jericho kay ano, no, kay Catherine. Kasi 'di ba ang inililink nila ay si Alden, pero ang katotohanan talagang ang napupugian talaga si ano. Oo, in love noon pa si ano, saka crush niya talaga to, ultimate crush niya si ano, si Jericho Rosales, itong si Catherine Bernardo. So panagpapahaging na daw si Jericho at hindi naman siya nakikitang magseselos kay Alden Richards. My gosh, hindi, kasi alam niyang magkaibigan lang, no, si Catherine at saka si Alden. Ngayon, ang ginagawa daw ni Jericho ay sinusuyo ang mommy mean ni Catherine, pati daw yung mga kaibigan daw ni ano, ni Catherine, kinakaibigan ni Jericho, ganyan. Tapos basta, at saka may mga nag-a-advise din daw na hindi porke na hiwalay kay Kim Jones, ganyan, hindi na pwedeng bigyan ng chance kasi mas ano na daw, mas matured na si ano, si Jericho Rosales. At kumbaga, mas maging maganda yung relasyon nila ni Catherine Bernardo kapag sila yung nagkatuluyan. Pero syempre, marami din ang mga umaalma, marami din ang kontra. Kasi parang naku, no, matanda na yan kay Catherine. Bakit naman ano? Wala tayo, kung si Catherine ang masusunod at ang puso niya ang susundin niya, wala tayong magagawa kasi talagang yan daw po talaga, no? Talaga sinabi daw talaga ni Catherine na ang loves niya ay si ano, si Jericho, wala nang iba. Ngayon, ano ba yung ano, yung verbal abuse na sinasabi na muntik na daw ambahan, no, si ano, inambahan ni ano, ni Daniel Padilla Fernando. Sabi ko, Daniel Fernando, wala na yun, laos na yun, ano na yun, politician na yun, Daniel Padilla. Oo, so yun na nga, kasi daw sa ano, daw sa Star Magic Ball, hindi ito ngayong taon, manakaraang taon, oo, na kitang-kita yung parang inaambahan niya na ng parang sasapakin ba? Parang ganyan kasi yung kamay ni ano, ni Daniel, nakataas na, tapos parang pinapagalitan niya si ano, si Catherine Bernardo, which is naniniwala ako na parang nakakatikim na ng verbal abuse si ano, si Catherine dito kay ano, Daniel Padilla, kasi parang under siya, no, parang dominante, may pagka-dominante si ano, no. Sa akin lang to, ha, sa opinion ko lang, kasi pag nakita ko yung mga video niya, at saka 'di ba pinapili si ano, parang tinanong siya na sino yung loyal sa kanya, na matatawag niyang loyal sa kanya, 'di ba? Mas sinabi niya yung aso niya, ano ba pangalan ng aso niya? Yun daw ang yun na nakikita niyang loyal, kasi kahit ano ba daw gawin mo doon sa aso, talagang mamahalin ka nito ng habang buhay. Kumbaga, ikaw yung amo niya, ikaw yung boss niya. Kumbaga, sa iyo talaga siya. Wala siya, di siya pupunta sa iba kundi sa iyo talaga siya. Faithful, loyal siya sa iyo, ganyan. 'Di ba ang sakit noon sa ang sakit noon sa puso, at saka 'di ba parang sinampal ng ano, parang sinaksak na noon si Catherine habang napapakinggan niya yung statement na yun ni Daniel, na pinagpalit siya sa aso, mas pinili yung aso kaysa kanya, na mas loyal daw ito. Samantalang loyal girlfriend naman si ano, napaka-faithful ni ano, ni Catherine during their relationship, no, nung sila pa magkasama, hindi naman tumitingin sa iba si Catherine. Si Daniel nga ang nagloko, siya nga ang nag-cheat, di ba? So yung mga verbal abuse na yan, nakakatikim si ano, tingin ko lang, ha, palagay ko lang, 'di ba? Nakikita ko parang ano, parang may mga times na ano, kino-confront ni Daniel, may away sila, ganyan, tapos parang siya yung mas mataas yung boses na ganyan, na nagtitiis na nagtimpi lang si Catherine. So parang naghalo-halo na yata lahat. Kaya 'yun, napuno na yung salop, hindi na talaga kayang gamutin pa or ayusin pa yung relationship, ganyan, yung kanilang relasyon. So talagang tama nga naman yung umiwalay na si Catherine sa kanya. At sabi nga niya, hindi porke binati na, pinatawad na,
ay pwede nang bumalik. It depends. Oh, eh, ngayon, hindi na pwedeng bumalik. It depends. Kasi nga, it depends. Siguro, it depends na kung hindi ako ma-inlove sa iba, baka pwede ko pa siyang bigyan ng chance. Eh, kaso nai-inlove na nga si Catherine kay Jericho, di ba? Okay, sabi ni Martin Mangabat, si Alden nanggagamit na naman para sa karir niya. Hays, ligawan daw kuno si Catherine, magladlad ka na kasi. Alam naman natin yung gender ni Alden at hindi naman siya masamang tao, mabait naman siya na tao. Hindi naman natin nilalait yung ginagawa niya. Wala tayong magagawa, kundi pang promo to eh. Advance promo na ng kanilang movie, big movie na sequel ng Hello Love Goodbye. So, utos na to ng Star Cinema, utos na ng mga kampo nila na sila ay maging malapit lalo sa isa't isa, maging sweet sila sa isa't isa bilang paghahanda ng kanilang comeback movie, ayan, o yung reunion project na ide-direct nga ni Cathy Garcia Molina na may apelyido na siyang iba. Maliban sa Molina, meron na siyang apelyidong doon na yung apelyido surname ng kanyang husband. Sabi naman ni GNG, kamamatay lang po kasi noong aso nila kaya ganun na isagot ni Daniel, malungkot siya that time. Okay, GNG, kamamatay lang po kasi noong aso nila kaya ganun na isagot ni Daniel, malungkot siya that time. Kahit naman namatay, kung talaga nasa utak mo si Catherine ang loyal, 'di ba? 'Di ba? Bakit kailangan aso, ikumpara mo yung aso sa karelasyon mo? That's wrong, 'di ba? Kasi ang tinatanong ka sino loyal, dati yung sinabi mo na ang inexpect talaga ni Catherine, sabihin siya ang loyal kay Daniel kasi hindi naman talaga siya, never naman siyang lumapit na or nakilandi or ano, 'di ba? Kung kanino. Mang Jose, napanood. Okay, napanood ko rin yung video about Katniel. Imagine, kahit sa harap ng maraming tao, paano na lalo kung silang dalawa lang in private. Ayan. Oo, yun nga, may ganun, may mga talak-talak. Kasi may pagkamayabang ang dating ni Daniel Padilla, no? Parang, hindi siya yung... Although may pagkamaldita rin ng konti si Catherine, diba? Hindi magpapatalo, pero parang mas dominating, parang domineering, ganyan. Oo, ha? Domineering, yun na yun. Okay. Maraming salamat. Direk Julian, iano muna, inday ayuda si Monet Lu. Sayawan muna si Monet Lu, nag-share sa atin sa GCash. Ayan. So, meron ka ng 1K. Ano masabi mo, Direk Julian? Inday ayuda. Naka 1K ka today. Ayan. Okay, para kay Monet, the famous owner of Monet Lu Salon in Hollywood, California. I love you so much. We love you so much. Thank you so much for your share blessing again to us and hindi ka pinagbago ng panahon at you're always there for us. Maraming salamat. Monet, kasi pag sa Amerika daw, dapat silent tea. Kaya tawag sa kanya ni Ate B, Monet, friend niya for 26 years na. At talagang ito talaga, mabait talaga na humahanga kay Vilma Santos. Hindi katulad nung isa. Naku, ayoko naman ng ano ha, huwag kang magmalaki sa akin, magmayabang sa akin, okay? GNG, Monet, ano lang. Okay, yung tea niya isa lang, oo. Monet lang ganyan. Pakiano muna parang hindi masyadong malinaw yung pagkaano mo. GNG character assassination yung kay Daniel, kaya binabalik mga video against Daniel, pero good karma for him, may new endorsement siya. Yes, hindi naman ibig sabihin noon masamang tao na si Daniel. Siguro baka meron lang silang mga napapag kumbaga hindi napapagkasunduan ni Catherine Bernardo. So may mga away talaga sa relasyon, hindi perfect ang relasyon. Lahat ng relasyon dumadaan sa pagsubok, sa mga away-away na ganyan, yung mga may issue, 'di ba? Hindi po pwedeng perfect lagi, sweet lagi. May ganyan talaga, pero ako talaga hindi ako agree doon sa yung pinili niya yung aso kay ano, kay Catherine. Okay, here's Inday Ayuda para sa inyong pasalamat for Monet Lu. Ayan, good luck always to you and congratulations. Nako, bonggang-bongga ang kanyang Monet Lu Salon. Ayan. I love you. We love you so much. From me and Inday Ayuda and Baby Owen. Thank you.
thank you so much, Inday Ayuda, for your dance number. O sa'yo ng pasalamat for our dear Moni. Ayan, Monet Lu. Okay, maraming maraming salamat. And oras natin, 1:31 a.m. na. So mag-aalas dos na rin pala, no? Maraming maraming salamat. Hanggang 2 a.m. lang po tayo today. Ayan. So meron lang tayong nalalabing 29 minutes bago tayo magpaalam dito sa ating vlog. At pag-usapan na natin ang tungkol kay Vice Ganda. O, diba? Buwis buhay nga, diba? Umupo dun sa logo ng GMA7 o ng GMA Network para pagpakitang gila sa mga bossing ng GMA na ito ako. Oo, talagang sinusugal ko ang buhay ko para sa inyo. Diba dati ko ano yung mga talak niya sa GMA, diba? Talagang oo, na nilamon niya. Hindi naman daw pwedeng isuka yun, sabi ni Manang Christy Permin. Kasi nga, diba, sinabi mo na libak mo na nalait mo na, tinira mo. Hindi naman tinira, kundi pinaringgan. Oo, mga parinig mo sa GMA dati na the station where you belong. The station where you belong daw sila. Pero bakit naglilipatan yung mga artista nila? Tapos tumatawa siya, diba? O, TV5, ganun din ang sinabi niya kay Alice Gonzaga na parang nag-ulit daw ng damit si Alex sa guesting ni Alex Gonzaga sa Gandang Gabi Vice. Ang sabi niya kay Alex, okay lang yon. Oo, kahit na alam ko na nag-ulit ka ng damit, no? Napanood kita, sinuot mo yan dun sa show mo. Yung damit na yan, oo, sa TV5 show mo. Okay lang yan kasi hindi naman lang napanood, di ba? Nililibak mo yung mga stasyon na dito kayo ngayon nakikisilong. Yan ang pinaka-lesson, no? Big lesson na dapat wag tayong magbibitaw ng salita ng mga bagay-bagay na parang inaano natin, kumbaga iniinsulto natin yung istasyon na to, ganyan. Anything, no, na nanglilibak tayo ng kapwa natin kasi hindi natin alam na ginajudge natin, pero yun pala ang tutulong sa atin pagdating ng araw. No, I see, ayan, minamaliit natin, pero pagdating ng araw, dun ang sasaklolo pala sa'yo sa problema mo is yung nilalait mo. So, be nice, no, be good, ayan. Kahit isang araw lang, sabi ni Kuya Boy. Kuya Boy Abunda. Evelyn, hindi na siya ang kabogabol kasi may mga kumakabog na sa kanya sa box office. Uy, pa wala ang balita na ano, na may entry siya sa Metro Manila Film Festival 2024. O sa MMFF 2024, no? Okay, parang walang balita. Pero sila Coco Martin, Senator Lito Lapid, Senator Bong Revilla, sino pa ba yung isa? Parang may movie daw na gagawin together na ipoproduce din siyempre nila Coco, tapos may iba pang mga producer. So, I don't know kung anong, baka action movie ito, ibabalik nila yung action, ayan. Okay, sabi ni GNG, na nabasa na natin, Noisy, yes, good karma kay DJ, ayan. Evelyn, oo, nabasa natin, GNG, tahimik lang kasi na nag-move on si Daniel, kaya good karma, oo. Pero sana tigilan na rin siya ng mga basher, yung mga fans ni Catherine, kasi nga nananahimik naman na yung tao at wala naman sinasabi about Catherine Bernardo, no? At saka yung ano, yung good news daw ni Carla Estrada, isang malaking project daw ito. Pero hindi pa naman sinasabi kung ito endorsement movie. Meron naman siya yung nang matakot si Kamatayan, parang na mapagod si Kamatayan kasama si Sanjo Marudo and I don't know sino pa yung makasama nila. Tapos okay, yung kinakoko po, tuloy yun sa MMFF. Yeah, tuloy nga, di ba? O kasama, pasok, for sure, papasok yun, Coco Martin yan eh. I don't know with Bossing Big Soto, kung mayroon siyang entry for this year na MMFF, ayan, MMFF. Yun naman laging, ano, di ba? Laging lumalawak sa festival, si Bossing Big Soto, si Vice Ganda, si Coco Martin. Walang balita kay Vice Ganda, walang balita kay Bossing Big Soto. Ang balita nga natin is Kat Den, ayan, Kat Niel, and Catherine Bernardo and of course Alden Richard sa kanilang sequel ng kanilang Hello Love Goodbye na ide-direct ni Cathy Garcia Molina, and then yung ano, Marian and Ding Dong, meron na naman. Okay. Jag po, ayan, Endo po. Ah, Jag ba yung ano, yung bagong endorsement ni ano? Okay, ni Daniel Padilla. Kasi si Daniel naman, effective naman siya na endorser, no? Kasi hindi naman siya kukunin ng Benz, hindi naman siya kukunin ng KFC, hindi naman siya kukunin ng Shawarma Shack. Kung hindi naman siya, ano,
hindi mabenta yung kanyang ini-endorse na yan, di ba? Kinukuha siya dahil siya ay mabenta naman. At saka, di ba, alam naman natin na kapag nagpupunta ng ibang bansa si Daniel, marami pa rin ang kinikilig, marami pa rin ang mga, mga talagang, kumbaga, nagpapa-autograph sa kanya, pinagkakaguluhan pa rin siya. So, hindi natin pwedeng sabihin na laos na si Daniel Padilla. Mabigyan lang siya sana ng bagong partner na katulad nga ito ni Catherine na nag-experiment na sila ng after ng Alden kung meron pa silang susunod na itatambal, 'di ba? So siguro nice kung meron pang merong itatambal na magi-click, no, na magi-click para kay Daniel Padilla. Hindi pa huli ang lahat. Yes po, nilabas na kanina. So jug pala ito, ayan. So ibig sabihin naniniwala pa rin ang jug kay Daniel Padilla kasi kumbaga sa breakup nila, tahimik naman na nagmo-move on si Daniel, si DJ. So makita natin na kumbaga hindi naman din siya pababayaan ng yung mga nagtitiwala sa kanya noon kasi alam naman nila na hindi naman 'to panghabang buhay na ang mga tao na ang simpatya ay nasa kay Catherine. Si Catherine, syempre, araw niya ngayon because siya yung babae, siya yung parang siya yung naapi, no? Alam mo naman ang kultura natin mga Pinoy, kung sino yung naapi, siya nandoon yung simpatya, parang ganun. Kumbaga yung simpatya nasa doon sa taong parang kinawawa or yung inape or pinagtaksilan, parang ganyan. GNG, they can never put a good man down. Yeah, that's true. Totoo naman yun. Uy, saan ba daw nagkita? Ayan, si Dominic Roque at Bong Suntay. Pag-usapan na natin. Kasi diba, ang tagal-tagal na nahimik, diba? Si Mayor Bully Talusos ng Dapitan, Zamboanga del Norte, ay hindi na, tahimik na. Kasi alam, napaliwanag naman na niya yung issue na hindi naman totoo, married siya, married guy siya, tapos meron silang anak nung wife niya, and then lalaki naman talaga siya, wala namang question, no? Especially Bong Suntay, family man din. So saan nga ba talaga nagkita si Dominic Roque at saka si Bong Suntay? Nagkita raw ulit, no? Saang lugar? Saan sila uling lugar nagkita? Yan po ang abangan ninyo kasi malapit na tayo magpaalam. Ibibigay natin yan mamaya-maya ng konti, okay? Dire-diretso tayo sa pag-atid pa ng mga chika sa inyo. Ito naman si Nova Villa. Oo, na siyempre tagal na kasing issue to, no, 70s pa lang yata pinag-uusapan na, late 70s, 80s. Tapos pumasok ako sa showbiz, nadidinig-dinig ko na yun, no, 88 na may anak raw si Nova Villa dito kay FPJ The King, no? O kasi nga nung bata-bata pa si Neneng-Neni pa si Nova Villa, naka-partner niya ng 70s si The King, no, si Fernando Po Jr. So ang ganda-ganda ni Nova Villa noon, Tisay, tapos Neneng-Neni, ganyan, na kasi kung ngayon mo titingnan, parang bakit na in-love dito si FPJ? Parang di naman, no? Di ba kasi tanda na or ano? Noong kabataan niya, noong Neni-Neni pa siya, talagang bongga naman talaga yung kagandahan ni Nova. Hindi naman super ganda. Hindi naman diyosa ng kagandahan, pero maganda. At saka syempre, virgin, di ba? So, may anak nga ba siya? Wala. Wala po siyang anak. Kinlaro na po ito ni Nova Villa ng maraming beses. Tapos yung pinakahuli nga kay Morley Aliño. Ayan. Si Senator Chis Escudero ay nakalabas na nga sa St. Luke's. Oo, tapos kasi ang problema lang daw pala ni Senator Chis ay hindi naman sa siya po inatake sa puso, kung siya po ay nagkaroon ng yung aneurysm na tinatawag na bigla pag pumutok yon, syempre ang kasunod noon Isabel Granada ka. Sino ba yung mga naputukan na yung aneurysm na yan? Kasi 'di ba, kapag once talaga nag-trigger yan ng pumutok, talagang madadali ka talaga. So hindi daw totoo yon, hindi natake sa puso at ito'y kinumpirma nga ni Art Evangelista. Siguro baka, hindi natin sinasabing mild stroke ha, pero baka may nangyari naman talaga. Pero ang sinasabi talaga ni Senator Chis Escudero ay lumalabo na ang kanyang mata kasi 56 years old na siya. Yun daw po ang kanyang naging problema lang. Kaya siya ay nadala sa, siya yata ay nagpunta. Hindi naman yata totoo yung nilipad siya sa, siguro nilipad siya doon sa, na hindi naman grabe yung kanyang sitwasyon, no? Kung nasa Sorsogon siya tapos sumakay siya ng helipad, eh yun talaga ang mas madaling paraan para makarating siya doon sa St. Luke's Global, 'di ba? Okay. So yan po ating balita about Senator Chis na nakalabas na nga ng ospital at okay naman na siya. Ngayon sa vlog ni Andy Eigenman, itong pinaka-latest niya, siya po ay umiiyak dahil siya namimiss niya yung nanay Jacqueline niya.
hindi pa rin tinitigilan ng mga basher siya kasi parang ngayon patay na yung nanay mo, iyak-iyak ka, nanay mo binabanggit mo lagi. Samantalang dati ng buhay parang hindi mo malang inaalala, parang ganyan. Siguro din naman natin dapat i-judge si Andy kasi nasa isip din naman niya yung nanay niya. Kaya lang mas nag-concentrate siya sa kanyang family, ayan, sa kay Pilmar, Alipayo, husband niya at sa anak nilang si Lilo at sa kanyang isa. Si Ellie, 'di ba? Anak niya kay Jake Ayers ito. So na-touch siya kasi para kumbaga para sa kanya talagang biggest fan niya talaga yung mom niya, yung nanay Jacqueline niya. Imagine doon sa cellphone, no, sa phone ng nanay Jacqueline niya, nakita nila ni Pilmar sa kanya ano ni Gwen, yung kanyang half brother, oo, na ang pinanood pala daw ni Miss Jacqueline Jose, ang pinanood niya bago siya na maalam sa mundong ito na mayapa ay ang vlog ni Andy Eigenman kasama siyempre yung family niya, no, yung Happy Islanders, ayan, okay, Happy Islanders, tapos yun po pinanood daw ni Jacqueline yun, pinanood niya talagang dun kasi di ba makita mo talaga ba check mo direct Jeline Inday Ayuda na kung ano yung pinakahuling pinanood mo na video, no, check yun di ba sa recently watched, ayan, so yun na nga na kung bakit umiiyak si Andy kasi nga sabi niya she's been my biggest fan, referring to her nanay Jacqueline Jose, ayan, so nakakaiyak nga naman talaga yun, di ba, na parang ay kaya sa kabila ng hindi niya ako kasama sa Laguna, sa malaking bahay niya sa Laguna, hindi niya kami kasama ni Kuya Gwen, ganyan, ni Gwen, no, half brother niya, ano niya, bunso naman yun pala, kumbaga si Gwen, no, ate siya ni Gwen. Ate siya ni Gwen, of course, di ba? Kasi yung pinakabunso si Gwen. Ngayon, kahit na hindi siguro siya madalas tumawag nga or kumustahin yung kanyang nanay Jacqueline, sa kabila nun ay hindi pa rin siya kinakalimutan. Talagang humahanga pa rin sa kanyang pagiging simple, no? Simpleng buhay na yun, yung kanyang tinatahak, okay? Ngayon, si Catherine Bernardo at Julia Montes ay pagsasamahin daw muli sa isang proyekto, no? O sa Dreamscape Entertainment daw to. Pero di ba hindi gumagawa si Catherine sa Dreamscape Entertainment, sa Star Creative siya? Baka magsasanib puwersa ang Star Creative sa Dreamscape Entertainment sa pagbabalik teleserye ni Catherine Bernardo at Julia Montes. Kasi di ba sila yung remake ng Mara Clara, silang dalawa ni Catherine at saka si Julia. So meron daw proyektong niluluto for them. Abangan natin yan. Si Kim Chu ay lugi raw parati sa mga nakakarelasyon niya. Bakit lugi? Maliban sa na naghiwalay na sila, oo, na hindi matagal din naman ang pinagsamahan, matagal ang naging relasyon, pero si Kim Chu daw pala kasi, lihim pa rin daw pala yung pagbibigay. Kay Gerald Anderson, very vocal siya sa interview niya sa television, na sinasabi niya, binigyan niya ng ilang inches ba na TV, ano yun, TV set. Tapos binigyan niya ng aircon, kama, whatever, ganyan, anything na binigyan niya kay Gerald. Kay Sian Lim pala, hindi lang pala si Sian ang generous magregalo kay Kim, kundi niregaluhan din ng mga expensive na gamit ni Kim Chu si Sian Lim. Kaya sabi na ko, pakailan pa daw matututo si Kim Chu, parang bigay ng bigay, tapos ang ending, sa hiwalayan din naman ang kumbaga yung pinaka-ending nun, hiwalayan din naman. Okay, hindi nagsasucceed yung kanyang relationship, no. Dito naman kay Paolo Abilino, well, tingnan natin kung anong ireregalo niya kay Paolo Abilino. Baka naman kotse. Kotse talaga. Marami ng kotse si ano, no, si Paolo Abilino. Huwag ka na magregalo ng kotse sa kanya. Malulugi ka na naman. Malulugi ka na naman. Okay, tapos ito daw si Janine Gutierrez, dahil insecure ito kay Kim Chu, nako talagang nagpapapictorial daw to lagi. Ayan, kahit wala daw mga project na may mga project naman, pero walang project, kahit may project o wala, lagi daw nagpipictorial para ipakita sa mga, kumbaga sa babae ipapalit ni Paolo sa kanya na siya ay maganda, diyosa ng kagandahan, at talaga namang, totoo naman talaga, maganda naman talaga si Janine Gutierrez, pero syempre, hindi naman talaga natin hawak kung ano talaga yung tadhana natin, di ba? Yung studio daw ng TBJ, ayan, nasa TB5, dyan sa may Pioneer Avenue, oo, sa diyan sa may ano, sa may Mandaluyong, ayan daw po ang gagamitin ngayon ng show, no, ni Kuyang Willie Revillame. Ayan, ngayon ang TBJ naman, yung Itbulaga nila, mapapanood daw ito sa Meralco Theater na nirenovate, ayan,
ngayon alam ko tapos na yata. So doon na daw gagawin yung Itbulaga sa Meralco Theater. So yung studio daw ng TBJ ay ng Itbulaga na ginagamit nila para sa Itbulaga ay mapupunta na sa show ni Kuyang Willie de Villamil na malapit na ring mag-umpisa. Ayan. Okay, GNG, pababaan na ang views nila, Manang Cristy at Nega at Toxic kasi ng vlog nila pati mga host. Well, pero kumikita pa rin naman sila kasi mga 100k pa rin naman yun, diba? Malakas pa rin naman sila. Kaya lang, parang ulit-ulit lang yung kwento, yung pag-pamimersonal. Parang di ba sila nagkakalap ng mga, may mga sources na, ang tagal-tagal mo naman, ang Cristy, permit, tumanda ka na sa showbiz. Dapat bina-blind item mo kasi yung sarili mo, di ba? Bina-blind item mo sana yung sarili mo. Maraming matutuwa sa blind item mo. Sa pag-blind item mo yung sarili mo. Okay? Ito naman, dalawang aktor, may nakaraan nga ba sila? Kasi daw, lagi na ito nag-aaway kasi schoolmates sila sa isang eskwelahan sa Laguna. Sabi ni Hazel Christine, tama pa ulit-ulit tapos parang gusto lagi may mga mag-aaway. Hehe, totoo yan. Oh, Hazel Christine, yeah, nakahabol ulit sa live. Thank you Hazel Christine, you are beautiful. Thank you for watching my vlog and believing in me. Ayan, thank you sa iyong tiwala. Tiwala mo sa aming vlog na pinapanood mo lagi. Hazel Christine, tama pa ulit-ulit tapos parang gusto lagi may mag-aaway. Issue, ganyan. May mga tao talaga na gusto lagi may away, lagi may issue. Para pinag-uusapan yung vlog nila, di ba? Oo, pag-usapan mo kasi yung ano, yung pag-ebs mo sa ano, sa kabukiran. Pag-usapan, pag ano mo, pag i-blind item yung sarili mo tungkol doon sa alam namin ni Teacher Pete, doon sa isang sexy star. Oo, sa isang sexy star. Uy, alam niyo ba nung ano, nung uhulin siya ng sangkaterbang mga kapulisan dahil sa kanyang ano, kanyang stopa cases na naloka naman ako, parang nakapatay naman, parang kriminal kung ituring si Manang Cristy that time, Manang Cristy Permin, yung ALG building na ginagawa pa lang na, nung time na yon. Naku, ako ang kasama niya kasi katatapos lang ng kanyang Cristy per minute. Tapos biglang may nagtimbre na may mga pulis sa labas ng ano ng ABS-CBN ganyan. Tapos na huhulihin na si Manang Cristy Permin. Sabay takbo niya na hinila niya ako kasi dati kasama naman siya kasi wala si Tina Roa that time, no. I don't know kung ba't nakapasok si Tina Roa, yung kanyang ala, yung kanyang confidant ganyan, yung kanyang pinagkakatiwala ang handler ganyan o secretary niya. Nakakaloka talagang ano, nagpunta kami doon sa ano, sa underground. Ang init kasi nga ginagawa pa, buti na hindi kami naatabunan ng ano kung gumuho yun, 'di ba? Nakakaloka, 'di ba? Buwis buhay pala yung ginawa ko. Nakakaloka kasi namahan ko talaga siya ng walang humpay at talagang ako yung nakipag-usap ko, nandiyan pa yung mga pulis sa labas kasi nga huliin siya. Oo, na ano ba yan? Kasangkaterba na yung kapulisan. Nakapatay ka ba, mother? Hindi ka naman nakapatay, umutang ka lang, 'di ba? Kasi nga lumaki na yung ano niya, utang niya kasi marami na yata siyang nautang doon sa pinagkakautangan niya. Ayan. Yung parang doon din umutang si Ate Ludes. So yun na nga, na-solve naman yun kasi nabayaran naman ni Jude Estrada. Kasi nga, malaki ang utang na loob ni Jude Estrada kay Cristy Permin. Si Mang Jose, natatalo na yata sila ni Morley. Si Morley naman, ang content na kasi naman ni Morley is mga lumang artista na very interesting naman panuorin. Kasi nga, syempre yung mga ibang mga fans noon, yung mga nanay na natin or maybe lola na natin, mga umahanga naman doon sa mga artista ini-interview ni Morley. At magaling naman na interviewer si Morley, at saka magaling siyang humilit ng mga tanong, yung mga pakwela niya, okay naman siya. Okay, si Lulu Luna, in fairness wala pa ako nakitang nambabas sa you Miss Peter kahit sa ang vlog ng showbiz. Please keep it up. Pero naman, oo, meron naman. Siyempre, ang kasunod nun, kaysa patulan mo, i-block mo na lang. Diba? Kaysa na makipag-discussion ka pa, Diyos ko. Anong oras na? Baka mag 2025 na, diba? Maraming salamat, Lulu Luna, for your good comment. Ayan. Okay, nice comment. Si Chang Mel Chang ko, yung dalawang actor nga, may nakaraan nga ba ito? Kasi parang lagi silang away ng away. Parang schoolmate sila sa isang ano university sa Laguna. Tapos ano, nung time daw ng lab team na to, no, yung itong actor na to, si Actor A, sumikat yung lab team nila.
eh pinapormahan daw kasi ni Actor B itong collab team niya. Eh bakit naman siya magre-react? Eh alam naman natin yung itong Actor A na to, hindi naman babae ang hanap niya. O pero parang nagsiselos-selos daw ganyan. Tapos nagdi-dirty finger daw to, panakita yung poster ng nasabing actor na kaibigan pa man din niya. Tapos yung pasang, ano ba yan? Meron bang tikiman nangyari sa kanila noon? Ay, I don't know. You better ask them. Si Alin Dison ay nagpahipo kay Apo Wang O, di ba? Eh, sanay naman na si Alin Dison magpahipo. Hindi naman na bago yun, oo. May nahipo ba naman? O, eh, regular lang naman si Meron naman siguro. Okay, meron naman siguro, di ba? May na, may na touch by touch naman si Apo Wang O. Na, yun yata ang kung bakit ang sikreto ng, di ba matanda na siya, yung edad niya. Pero parang same lang. Nung after before kasi no mga siguro 2020 teka man di 2020 basta early 2000 parang yun ang mukha ni Apo Wang Od no basta early 2000 yun ang mukha ni Apo Wang Od hanggang ngayon same face pa rin no siguro the secret of yung parang yung hindi niya pagtanda is because yung panghihipo nga niya nakaka-relax sa kanya na mga bata at sariwa yung nahihipuan niya na wala namang mali siya para sa kanya siguro na nakakaganda ng kanyang pakiramdam, nakakagaan ng kanyang kalooban, tapos nagiging freshness siya ganyan. Kahit may edad na siya, fresh pa rin siya. Evangeline De Salisa, Tita Tos, good morning. Anong take mo kay Jericho? Parang kung magmahal ay siya hindi forever sa asawa niya naghiwalay dahil hindi magkaanak. Dapat walang iwanan. Baka gawin niya din 'yan kay Catherine. Eh for sure magkakaanak siya kay Catherine kung sila ang magkakatuluyan. Oh, may mga kumukontra ha. Hindi porke na in love at ultimate crush noon pa ni Catherine Bernardo si Jericho Rosales ay sila na talaga yung magkakatuluyan. Hindi pwede yung ganun. Kung meron talagang kukontra, especially kung yung ma'am kahit susuyuin pa ng susuyuin ni Jericho kung ayaw naman ni Mami Min, 'di ba? Pero siyempre puso pa rin ni Catherine ang masusunod. It depends siguro. Kaya nga sinasabi ni it depends, 'di ba? Na hindi porke pinatawad na kita, hindi porke na kumbaga parang nagmumubo na ako, okay na, pinatawad na kita, hindi porke ganun na ako sa iyo, kumbaga nagpakumbaba na pinatawad na, hindi na pwedeng ka pa bang bumalik, hindi naman ganun 'yon ang ibig sabihin, okay? So, 'yun po ang ating balita about Alin Dison nagpahipo kay Apong Wang Od. Ngayon si Chang Mel Chanko matiling kapuso news anchor ng 24 oras kasi pumirma siyang muli sa GMA Network. Nag-renew siya uli ng kanyang contract. Saan pa naman kasi siya? Sabay, pwede siyang TV5 kung may nagpa-pirate sa kanya, di ba? Pero si Mel Chanko ay very loyal kapag siya ay kinuha sa isang istasyon, doon lang siya. Kasi nung sa ABS-CBN naman, nagkaroon sila ng issue, kaya umalis siya. Okay, si Hazel Christine, clue. Ay, wala ng clue si Alden Richards yun at saka si Juancho Trevino, yung dalawang actor na madalas daw mag-away noon kahit nung college days nila. Okay, si Noisy, buti po kayo timbang magbalita. Di katulad kay Christy Permin, puro nega, kaloka, kaya di umaangat subscribers nila. Ay, naku, alam mo naman si Manang Christy Permin. Diba? Hindi na pinagbago ng panahon kung ano talaga yung tsaka ng face niya, tsaka ng ugali niya. Nakaluloka. Tapos nandiyan pa si Wendell Bongalets. My gosh! Ang corny-corny mo, ang corny-corny mo siya patid. Diba? Walang katulad sa pagka-corny. Diba? Okay, si Romel Chica na feeling maganda, hindi naman maganda. Diba? Ang buhay, chika-chika lang. Okay, my guardian alien, na balita na pala natin, nakaparanggot lang, ang lamang sa linlang. Sana tumaas pa kayo, umangat pa kayo. Si Michelle D ay nabasid draw ng niligawan niyang girl noon. Sino ang girl na niligawan mo noon, Michelle D, at ikaw ay nabasted? Oy. Ito na po yung balita natin about Dominic Roque at Bungsuntay, kung saan sila nagkita uli. O, saang lugar? O, kasi mga iba, hala, baka saang lugar yan? saan ba? Sa place ba ni Bungsuntay? O, saan ba sila nagkita uli ni Dominic Roque? Ay, naku, ito po. Ito po, hindi po kayo
matutuwa kasi sa opening ng Clean Fuel sila nagkita sa San Ildefonso, Bulacan. Ayan, sabi, here we grow again. Kasi nga bilang ambassador at endorser ng Clean Fuel si Dominic Roque na talagang good friend, no? O kaibigang matalik, no? Very close kay Bongsong Tayting si Dominic Roque. Kaibigan, ha? Hindi po yung magkaibigan, hindi po ganun. Kasi lalaki nga si Bongsong Tay at family man siya. Walang katotohanan yun, di ba, binalitanin na may mga pahaging sila kay Bongsong Tay, kay Mayor Bulit Alonso, sino man napatunayan. At talagang umalma si Bongsong Tay at si Mayor Bulit Alonso na walang katotohanan yung mga ikinakalat nila man ng Christie Permanent Company. So, sa opening po ng Clean Fuel, padagdag ng padagdag yung brands. Ibig sabihin, effective na endorser si Dominic Roque. Kasi naman, di ba? Pogi, flawless, ducks! Okay, alam yan ni Bea Alonso. Alam yan ni Bea Alonso at alam yan ng mga ibang nakatsurbahan ni Dominic Roque. Ayan. So, opening po ng Clean Fuel sa San Ildefonso, Bulacan. Doon po silang muli nagkita ni Bongsong Tay. Here we grow again. O, patuloy po ang kanilang pag-angat. Ang kanilang ano, yung kanang expansion ng negosyo nila na yan. Okay? So yan po ating ibinalita sa inyo dito sa ating Noslip Edition today. And I'd like to thank and greet once again mga nagmamahal po sa atin. Una-una na, my dear good friend. Ayan, Ma'am Erlinda Riblando, the Queen of Manhattan, New York City and Kabikulan. I love you so much. We love you so much. And I'd like to greet also your four sisters, especially to Ma'am Soy. Ayan, God bless us all. Oh, God bless you all. And of course, I love you. We love you so much. For life, Ma'am Erlinda Riblando. Minamahal kita. Sobra mo rin kaming minamahal. Okay? And I'd like to thank also, syempre, si Monet, Monet Lu. Thank you so much, Monet, for giving us another ayuda. Miss Chidu, the very generous Miss Chidu. Of course, very kind and sweet. She's a certified jet setter. She's in Dubai. She's from Dubai. And now, siya po yung kasalukoy nagbabakasyon sa UK. Ayan. And sa dumaan muna siya sa Istanbul, Turkey para mag-shopping. And to your loving sister, pretty just like you in America. Thank you so much. And of course, I'd like to thank also yung ating nagbigay sa super chat kanina. Pangalan niya ay si Christine Chua. Ayan, Miss Pretty Christine Chua of Canada for giving us 14 Canadian dollars. Thank you so much. Ayan. Okay, and sino pinagbigay sa atin, sabi ko kanina? Tama na, no, Miss Chidu, Ma'am Erlinda Riblando, my dear good friend. Of course, si Monet Lu, ayan. At si Miss Christine Chua, ayan. Maraming salamat. And nag-pledge sa atin si Megan Kerr ba to? Okay, Megan Kerr, ayan. Na padadalan daw tayo sa GCash. True? Oo, through her cousin ba? Oo, Sonia. Okay, ayan. Through her cousin Sonia. Thank you, ayan, Megan, in advance, ayan. Okay, maraming salamat sa lahat po ng mga nag-join sa atin today sa Noslip Edition, nag-join sa amin ni Inday Ayuda. Maraming thank you sa inyo and may God bless us all, keep safe us all. And I'd like to greet syempre yung aking team sa PPA Entertainment Network sa pangunan ni Direk Julin, siya rin po si Inday Ayuda. May gwapo, may masipag, mabait, ayan, masunuri na eldest son. Chris Daniel Ledesma, thank you anak. My pretty daughter, Labby Joy Ledesma, and my pogi cuteness apo, mabait, mabango, masunurin, matalino. Very grateful po sa lahat ng bagay sa kanyang mga natatanggap na mga blessing mula sa kanyang mga minamahal na mga benefactors na mga nagmamahal din po sa akin at sa aking pamilya. I love you all. We love you so much. And bye-bye for now. Thank you so much yung ating ano, yung touch by touch, yung ating siyempre, yung closing number, closing song. And I'd like to thank also YouTube. Thank you so much, YouTube. Pakinaan mo ng konti muna. Salita ako eh. Thank you so much, YouTube, for your... Pakinaan pa, Direk Julin. Thank you so much, YouTube. Ayan, sa lahat ng mga kababayan natin, mga Pinoy staff of YouTube. Maraming salamat sa lahat ng mga pagmamahal at suporta na binibigay ninyo dito sa PPA Entertainment Network. And to all my co-vloggers, to all the foreigner staff out there, mga worker ng mga worker po diyan sa o staff ng YouTube, thank you very much for loving us, for supporting us, for your generosity. And to YouTube itself, maraming salamat. I love you, YouTube. And syempre,
sa sunod nating vlog, Monday, magbablog tayo Monday evening sa Chika Mo Vlog Kabog. Ayan. May God bless us all. Keep safe us all. And bye-bye for now. Good day to all of you, to everyone. Bye. Thank you. See ya. Ay, meron pa pala akong papasalamatan. Si DJ Ruel for allowing us to use his music, yung kanyang mga remix. Thank you so much. At saka yung mga nagagamit po namin dito na music from yung mga DJ o ng mga nasumba-sumba ng mga remix. Thank you so much for your love and support. Ayan. Bye-bye. See ya. Bye.